Okay, pero Kuya Mark, pagdating sa mga ganitong sitwasyon, ano ang mga obligasyon ni lessor? Ang obligasyon ni lessor, number one, kailangan niya i-maintain ang property na fit for the purpose. Ibig sabihin, kung ang purpose is bahay, kailangan i-make sure na na-maintain niya ang bahay. Okay, hindi pwede na sira-sira ang bahay except kung by agreement sila na as is where is. Kung walang ganun, obligasyon po ng may-ari ng building na fit ang pinaupahan niyang bagay based on the actual purpose. Second, obligasyon din ni lessor na to make necessary repair. Kailangan i-repair niya yung bahay na yan, obligasyon yun ni lessor bilang may-ari ng property. Except pag may stipulation sila or may agreement sila, yung tinatawag na as is where is agreement, ang ibig sabihin doon, kung sira yun, obligasyon yun ni lessee. Yun. Kung may agreements lang ganun. Kung wala silang agreement na ganun, as a general rule, ang lessor ang may obligasyon na mag-repair ng property. And third, si lessor naman, meaning may-ari ng building, may obligation siya na to maintain the lessee to enjoy at to have a peaceful and adequate enjoyment over the property. Ibig sabihin, kailangan obligasyon yun ni lessor na yung lessee, yung umupa, ma-enjoy ang property based on the agreement. Mm-hmm. Hindi pwede na ma-disturbo si lessee na wala naman sa kasunduan doon. Kailangan based on the agreement. That's why mas maganda talaga pag umupa kayo ng mga bahay, mga condominium, mga apartment, or even lupa, kailangan naka-indicate doon kung sino ang may obligasyon with respect sa pag-repair ng property. Sino ang mag-obligasyon? For example, may mga minor repair lang. Sino may obligasyon? Obligasyon ni lessor with respect sa pag-enjoy ni lessee over the property to make sure na si lessee may enjoy niya ang property. And obligasyon din ni lessor na to make sure na ang property fit for the purpose that is agreed upon with them.